Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from 7 Makdum, Sovereign Court by Putih Indanan Sulu. This is Queen Helen Abdurrajak, December 19, 2021. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa muli, nandito na naman po tayo sa ating programa kada umaga. Marami po tayong nag-antay kanina dahil mula pang 2 o'clock up to 7 o'clock, ay 9 o'clock, wala pong signal dito sa Lupasog. Subalit, at least alam natin na kahit nadidelay, ay diretso po ang ating programa. Fate and Destiny. Magaganap na ang nakatakda. Mapalad ang naniniwala dahil ang kaharian ng Diyos Ama ay mapapasak kanila. Nananaig ang pag-ibig ng Diyos Ama sa sangkatauhan. Subalit, ang dapat parusahan ay kailangan na rin dahil sa hustisya ng divino gobyerno na kanyang pinapatupad. Maharlika Kingdom of God, ang kaharian ng Diyos Ama sa lupa. Salamat po sa mga lolo na nagpapakasakit para tulungan tayo sa ating pangangailangan. Kunting tiis na lang, hindi po tayo pababayaan. Siya, ang Ama, na nagpromisa ng tunay na kapayapaan, katarungan at kaginhawaan. Napakapalad po natin dahil ang lupang pangako ay siyang ating tinutungtungan at binabahayan ang suverenya ng Diyos Ama. Marami po ang naantig na mga puso dahil ang programa natin ay makatao, mapagmahal, makamasa at lahat ng makapobre ay ginagawa natin para sagipin ang ating mga kapatid na talagang nagigipit, ginigipit at na-stranded na ng 2 taon sa iisang lugar at wala nang makain at wala nang matutulugan. Yung iba na sa kalye, yung iba na sa terminal at yung iba nasa pier, nasa kung saan nakakaawa tingnan. Kaya nga, nagsusumikap ako. Ngayong gabi, ni-request ko si Sultana Madeline i-post ang Imperial News ngayong araw na ito. Dahil iyan ang makakatulong. Mula 2009 magpahanggang ngayon, si Queen hindi natutulog. Naghahanap ng paraan para masagip kayo sa sigalot na ginawa nitong mga oligarke, nitong mga politika at mga kapulisan. Dahil ang sinusunod nila ang batas ng kanilang mga amo na nagbibigay ng pasakit sa soberenya ng Diyos Ama. Maharlika Kingdom of God, Lupasog Empire, kayo, tayo, tayong lahat ang inuutusan para gumanap sa siglong ito. Matagal na dapat, maraming naghangad
na sila ang mag-implementa ng divino gobyerno. 2013-2012 pa pala, nandiyadyaan na ako sa pusod ng Malacañang dahil ang spiritual government ang siyang shadow government nitong bansang Pilipinas na ngayon ay pinangalan ng Maharlika Kingdom of God. Wala kayong magawa dahil ang nag-utos sa akin ay siya mismo ang nagbawi ng soberenya. Kaya nga, kayong mga pulis na walang alam, dito, may lumapit na sa akin maraming mga kapatid natin na hindi marunong dumepensa kahit ayaw na pilitan dahil tinatakot ng mga pulis na walang puso sa checkpoint, turok on the spot dahil yun ang inutos ng kanilang mga bossing na galing pa sa pusod ng Malacañang. Wow na wow! Umiiyak, nagtitinda ng mga isda, ng mga daing, tinakot na magmulta ng 3,000 kung hindi magpa-injection. Pero, pinasign nila ng informed consent. Saan kayo mga pulis? Saan ang inyong puso? Basta lang basunod kayo ng sunod, nagmamakaawa na yung mga tao na ayaw nila. Karapatan nila yan. Ngayon sinasabi ninyo, hindi mandatory, pero sa halagang 8 kilong bigas ay tuturukan nyo ang tao. Yan ay panggigipit. Yan ay tinatawag the severe oppression and suppression and even that is called medical tyranny. Ibig sabihin ginagamit ninyo ang health issues na wala naman. Mas marami ang problema ngayon ng nagpabaksin. Maraming side effect. Meron nga talagang magpahanggang ngayon hindi makatulog. Meron din na bawat kanilang paghinga ay kailangan nilang habulin. Maawa na kayo sa tao. Order kayo ng order para sa sinasabi ninyong experimental. Nakakaawa tingnan ang mga taong tinuturukan. At iyang mga nagtuturok ba ay mga nurses o doktor? Sila ba ay lisensyado? Bakit yung iba walang tamang nasa sight? Basta diretso. Wala man lang yung tinatawag namin na kailangan 4 ng daliri, imi-measure mo at kung saan yung merong hindi matatamaan na ugat. Yung nakita ko nung isang araw, namamaga. That means, ang nag-inject ay hindi marunong. Alam ninyo, lahat itong conspiracy yan na ginagawa ninyo, vaccination on site, lahat ito pananagutan ninyo sa harap ng Diyos Ama. Mabait siya. Pero pagdating na sa kanyang mga anak, lalo na ang mga pobre, lalo na ang mga inaapi, nandyan ang compassion, ang pagmamahal, at ang pag-aaruga ng Diyos Ama. Mapalad kayo. Kayong mga inaapi, kayong mga niyuyurakan, kayong mga inaapak-apakan, dahil malapit na ang grasya na iniwan sa atin ng Diyos Ama. Nagpapasalamat ako sa aking mga elders na nag-aayos sa iba't ibang bansa. Alam nila na talagang kailangan na
ang kulay ng pera. Dahil alam nila na kung wala ang pera, walang misyon na mananalo sa paningin nila. 9 taon. Sabihin na natin, 12 years mula noong 2009. Bakit na-delay? Nang dahil din sa inyo. Lahat ng paraan ginawa ninyo para maligaw ang mga kasama, yung mga kapamilya, yung mga kaalyado, dahil mas ginusto nila na maging isang tagasunod ng politiko. We are lucky dahil kahit anong panggigipit nila, kahit anong pananakot nila, hinaharap ko ng mataas noo kung sino man sila. Dito na exposed ang pag-atake, ang pagplano nila para sakupin muli ang Sabah. Masakit sa kanila iyan dahil malaking pera ang nawawala sa kanila. Kaya ang gawin nila, lalo nilang gipitin ang tao, lalo nilang sirain ang programa ni Queen, lalo na itong vaccination exemption documents na binibigay natin sa maliliit na tao. Narinig ko mismo sa pulis na hindi nila ino-honor ang sultanate. Hindi nila ino-honor ang dokumento. Pero nang binalikan sila at ipinakita na yan mismo ay natanggap ng brigade ng kanilang commanding officer diyan sa 11th Division sa Camp Bautista at ang mga provincial commander ng kapulisan, station commanders at ang opisina ng local government, nag-isip sila. Kayong mga military, kayong mga nagmaman, naghahawak ng mga checkpoint, alamin ninyo ang batas. Alamin ninyo ang karapatan ng inyong pamilya, ng inyong mga kasama. Alamin mo ang batas na para sa iyo. Huwag kayong parang kabayo na merong malaking naka-cover sa mata na sunod na lang kayo ng sunod sa inyong mga amo. Alalahanin niyo, the command of responsibility and the command of accountability will be yours. At the end of the day, merong hustisya na igagawad sa inyo. Paano kung namatay kayo bigla at hindi nyo man lang napagsisihan ang kasalanang ginawa ninyo sa pagpapatay ng kapwa ninyong mga tao? Kaya nga pinagtatawanan na tayo ng mga orangutan, ng mga pusa, rabbit na siyang dati experimental subject ng scientifico. Ngayon, tao. Kayo. Tayo. Kaya nga ginawa ko itong vaccination exemption na ito dahil may batas. Merong tinatawag na universal law at merong tinatawag na mga pinirmahan ng mga matataas nating mga lolo. At higit sa lahat, ang katawan ay isang sagradong katawan na ginawa ng Diyos Ama. Lalo ngayon, wala kayong pakundangan, biro mo, dahil inutos ni Amo, dahil malaki ang makukubra na reward galing sa iba't ibang bansa dahil sa promise na papanalunin sa eleksyon, dahil merong mga rewards, kaya
hindi papatay, pinapapatay na pagdumating na sa kanilang kustodiya sa loob ng ospital. Marami po akong alam. Alam niyo po ba, nung nasa Davao ako, nag-ubo-ubo lang ang pamilya, binakod ninyo at lahat kinovid at sinunog pa ninyo. Marami po kayong kasalanan, mga medical workers, mga sabwat ng punerarya, mga sabwat ng politika, mga kasabwat ng COVID black propaganda. Marami na pong nasasaktan, marami na pong pamilya ang nawawalay nang dahil sa local stranded individual at lalo na yung mga taong binabantayan at tinatarget para maging COVID as collateral damage nitong programa ng COVID-19 at ngayon gumagawa na naman sila ng kung anong variant para matakpan ang pinakakatotohanan na sila ay wala ng karapatan umangkin sa soberenya at kayamanan ng Diyos Ama. Wala na pong bangko. Kaya nga ginagawaan na lang nila ng kanilang rason na hinahak. Dahil walang depository na dumadating. Walang pera for operating capital. Wala na silang madidisburse sa mga nagwi-withdraw. Ibig sabihin, malaki nga ang problema. Malaki nga ang dapat nilang tingnan sa global financial crisis. Lalo ngayon, nagkaroon na naman ng global crisis sa climate change. Iyan sa mga talagang tinarget ko noong nag-umpisa ako sa mission na ito. Tatlong pinakamalaking global problems ang talagang binuhos ko ang aking programa at para madepensahan ang buong mundo, lalo na dito sa lupang pangako. Mahirap kasi kung wala kang paniniwala sa misyon na ito. Lahat na lang, lagyan mo ng rason. Kumo, kulang ang iyong paniniwala sa iyong sarili at ang iyong personal na relasyon sa Diyos Ama. If you are well connected with God, if you know who is your God, hindi ka maliligaw sa landas ng inyong tinatahak bawat araw. Every day is a decision to make. Lahat ito ginagampanan mo tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, lahat kayong nakikinig, araw na ito, namnamin ninyo ang tawag ng Diyos Ama sa inyo. Mga ginigiliw na anak ng Diyos Ama, kailangan tingnan ninyo ang puso at kaluluwa ninyo. Huwag nyo lamang busugin ang inyong katawan. Busugin ninyo ng pagkain ang inyong espiritual na katawan. Kaya nga, dito nagkikita ang isang tao kung siya ay very strong sa kanyang spiritual life dahil nahaharmonize niya ang kanyang katawang lupa na hindi mawawala sa kanyang pangako, nagkailangan doon siya sa liwanag dadaan. Malaki ang naiitulong at matutulungan ko pa dahil dito sa naging desisyones ng buong mundo. Biro mo, 2010 pa,
tatlong pinakamalaking problema ng buong mundo ang nilagay ko sa testamento. Resolution of the global health crisis, the resolution of the global financial crisis, and the resolution of the global climate change. Tingnan ninyo, pag bumanat na ang kalikasan, wala na sinasanto ang baha, ang typhoon. Dahil mabait si Ama. Maunawain siya, mapagmahal. Pero sumusobra na ang sangkatauhan. Bungkal dito sa pagmimina, lahat na lang ginagawang kalbo ang kabundukan dahil sa illegal timber. Lahat iyan dahil sa greed for power and money. Hindi nakukontento ang tao, lalo na ang mga nasa hanay ng politiko, dahil sila mismo ang nangunguna sa illegalidad na pamamaraan. Pasensyahan po tayo dahil inaaral ninyo kung paano kumita sa illegal na paraan. Ito ang sinasabi ko sa inyo, bumalik na kayo sa Kanya. Kaya nga, itinatag muli ng Diyos Ama ang Kanyang kaharian, at iyan mismo ang Maharlika Kingdom of God, Lupasog Empire. Dalawang landas ang mga taong nabakunahan at gustong magpabakuna diyan kayo sa landas na ginusto ninyo. At yung mga taong sumama sa akin na ayaw magpabaksin ay yayakapin ko at protektahan ko. Sampu na ang aking mga elders na nagbabantay, at sila ang tutulong sa akin sa programa nito ng peace, defense, economic development, healthcare, and learning program, and renewable energy. Iyan, diyan natin matatamasa ang kayamanan ng Diyos Ama na iniwan sa atin. Peace and prosperity. God, Allah, will rule again, and each and everyone who follow the right path to eternity will win in this battle of COVID on the process of vaccination. Sila magpabaksin, tayo hindi magpabakuna. Dalawang daan. Walang maraming daan ngayon ang mundo. Kaya tayong walang bakuna at hindi na magpabakuna, sumama na kayo sa Maharlika Kingdom of God, Lupasog Empire. Mabuhay po tayong lahat! Mabuhay ang imperyo ng Lupasog. Paalam sa ngayon, at magkita-kita tayo ulit bukas. Masalam.